Baka maiyak na nga lang itong si Anthony Davis kapag nalaman niya itong balitang ito. Pero bago yan mga idol, alam nyo ba officially na ngang na-extend si Anthony Davis ng team ng Los Angeles Lakers? Yan ang announcement ng team ng LA Lakers ngayon mga idol. Officially na, pumirma na itong si Anthony Davis matapos nga siyang mag-agree nung nakaraan. At may mga nasabi nga si Rob Pelinka mga idol about sa kanya. Kung saan sinabi niya nang naging usapan nga daw nila with Anthony Davis mga idol. Ang kagustuhan nga daw neto ni AD ay pangunahan ang team ng Los Angeles Lakers, ang franchise ng Lakers for the next several years. At sabi niya rin mga idol na naiintindihan nga daw ni Anthony Davis na yung kanyang araw na sineset na example by being the hardest worker combined with this high character ay ito nga daw ang maghuhubog ng kultura ng team ng Los Angeles Lakers for seasons to come. Kaya naman daw dapat maging proud ang Lakers Nation mga idol nang dahil able nga daw ang team ng Lakers na ma-extend ang isang araw sa pinakadominanteng two-way players na naglaro sa NBA. So 5 more years pa nga of Anthony Davis playing sa team ng Los Angeles Lakers ang makikita ng mga Lakers fans mga idol dahil meron pa siyang 2 years remaining sa kanyang kontrata plus 3 years na max extension. Pero mga idol, hindi yan ang iga-iiyak ni Anthony Davis. Hindi yung naging mensahe sa kanya ni Rob Pelinka. Ang kanyang iga-iiyak mga idol ay yung kanyang ang dapat bayaran matapos niya nang sahurin itong ang kanyang contract extension. Dahil sa 186 million nga na kanyang full contract mga idol, 62 million ang kanyang average salary per year. Pero sa kasamaang palad niya mga idol, hindi yan makukuha ni Anthony Davis ng buo. Marami pa nga siyang bayarin mga idol kagaya na lamang ng 23 million na federal tax, 6 million NBA escrow, 4.1 million California tax, 1.8 million agent fee, 1.8 million junk tax and 1.4 million na Medicare. So mga idol, out of the 62 million salary ni Anthony Davis sa isang taon, ang kanyang maiuwi na lamang, ang kanyang matitake home ay 24 million na lamang. So, hindi ba man nahawakan ni Anthony Davis ang kanyang salary na 62 million mga idol dahil ito'y mag-uumpisa pa sa 2025-2026 season ay bawas na agad mga idol lang napakalaki. Yung sahod nga ni Anthony Davis mga idol na 3.4 billion pesos sa isang taon, ang kanya lang talagang pera doon ay 1.3 billion matapos nga na mga dapat niyang bayaran. So talaga namang masakit mga idol pakinggan. Maganda lang sa mata na 62 million per year ang sahod neto ni Anthony Davis. Pero mga idol, sa katotohanan nga ay hindi nga ganon ang senaryo. Marami pang dapat na bayaran si AD kaya't ayun, parang naubos at hindi pa nga umabot sa kalahati ang maiuwi neto ni AD sa kanyang 62 million. So yan nga mga idol ang nakakaiyak na katotohanan na dapat harapin ni Anthony Davis. And I think sanay naman na siya mga idol since 2020 pa nga siya nandito sa LA Lakers. At sa state niya ng LA Lakers na California ay talaga namang nagtataasa ng mga tax na dapat bayaran ng mga players to ng mga atleta. So kahit sanay na din siguro si Anthony Davis ay for sure masakit pa rin pakinggan na yung 62 million na dapat na salary mo ay magiging 24 million na lamang.